buwang pagkakabihag ng mga pirata sa Somalia, nakalaya rin si Roger Arroyo at ang kanyang mga kasamahan. Ang gawin, naramdaman ko pa rin nervous at takot sa kanilang una na ginawa sa amin na yung kami pinuputukan, tinututukan kami nung time na yun. Kamusta na kayo, sir? Medyo, yun, nagpapahintay pa kami ng result ng aming insurance na gawin na sa amin ang kanya. Ilang years na kayong seaman? Almost 10 years na. 10 years? So, first time niyo siguro naman lang nangyari ito. Opo, first time ko lang po nagkaroon ng hostage sa barco. Pero ikaw nung time na yun, inisip mo bang makakaligtas ka pa? Talagang, parang hindi ko talaga inisip na makaligtas kami ngayon dahil yung papadli ng aming, yung uwinis ng barco namin dahil tinatakot ng aming. Kala namin, kinabukasan, wala na kami. Kaya pinapihilan na kami nung hapon. Pag hindi pa, umis na nagkasundot ng gabi, papatayin na talaga kami ng waga. Initially, nagkukwento siya sa akin, tapos napansin ko yung mata niya pa ano-ano, kung saan-saan tumitingin. Tapos, kwento siya ng kwento tungkol sa mga traumatic experiences na nangyari sa kanya doon. Hindi naman daw sila talaga sinaktan physically, pero talagang araw-araw daw nakatutok daw yung mga baril sa kanya. Hindi pa ako natututukan ng baril sa buong buhay ko, so hindi ko alam kung anong trauma yon. Pero sa nakikita ko sa mukha ni Kuya Roger, takot na takot siya. Dasal na kami ng dasal, nag-rosary kami. Yun lang talaga ang solusyon eh. No? Talagang Panginoon lang makakapagligtas sa inyo ng time. Kaya ginatamad din ako dahil isa pa yung aking bunso yung nasa critical pa nung time na yun. So, hindi ko lang talaga nang gagawin ko. Iniyak talaga ako. Nashock ako eh. Kasi parang bigla na lang siyang umiyak. Kasi nung nagkukwento siya tungkol sa mga traumatic experiences niya. Pero nung pinag-usapan na yung anak niyang si Michelle, bigla siyang umiyak tapos nakaganon lang siya talaga. Masaya siyang makasama muli ang pamilya niya, pero sa kanyang pang-uwi, baon pa rin niya ang mapapait na alaala ng pambibihag sa kanila. May gulat siya eh. Konting inay lang. Konting inay, gulat lang. Ano yung gabi na nakauwi lang niya? Oo. Nightmares madalas. Nakakala niya pirata pa rin yung katabi niya. Every time naiisip niya yung mga experiences doon sa Somalia, every time naiisip niya yung anak niya, nagpa-flashback, nagkakaroon siya ng mga nightmares. Kaya talagang kailangan niya talaga ng therapy, ng psychotherapy. Ang lahat ng mga taong dumaan sa matinding trauma o karahasan tulad ni Roger ay kailangan sumailalim sa tinatawag na private debriefing session kasama ang eksperto. Nung ginawa sa akin noon na umpisa sa debriefing, tinatanong ako doon sa pangyayari sa amin sa Somalia, ginawa sa amin ng pirata. I-explain ko sa kanina doon sa nag-interview sa akin at isa-isa kami interview ng aking mga anak at misis ko. Binigyan na daw kasi si Roger ng sleeping pills ng doktor para daw makatulog siya. Binigyan na rin siya ng mga medicines na pampakalma. Pero ang sabi ng mga doktor dito, sabi ng mga psychotherapist dito, ang pinaka-epektibo pa rin daw talaga na paraan ay yung ma-thresh out or lumabas yung trauma. Ito raw ang unang hakbang para unti-unting mawala ang traumang nararanasan ni Roger. Kumusta naman si Sir? Yun na po, we allowed him to express all the negative experiences, yung kanyang mga flashback. So maganda na nare-recognize niyang may trauma siya. Oh. At least masasolve niya yun. Yung pagkaramdam ko nung tapos ang debriefing, napaluwag ng lubog ang aking isipat na aking damdamin na malaking tulong pala doon sa dapat na nangyayari sa mga na-hostage. Pero kumusta yung yung debriefing sa'yo? Na nakakaluwag ba? Oh, nakakaluwag. Buti naman nakangiti na kayo. Kanina iyak kayong iyak eh. Paglabas ni Kuya Roger dun sa kwarto, nakangiti na siya. So, ang saya-saya ko naman dahil kahit pa paano, lumuwag daw, gumaan daw yung pakiramdam niya. Pero ang sabi nga ng mga nag-therapy sa kanya, mahabang proseso bago matanggal yung trauma sa kanya. Pero kahit pa paano may progress. Pero tila isa na yata itong paghahanda para sa mga susunod pang plano ni Roger. Sa ngayon po, dito po naman po, wala naman ko ibang nasa hanap buhay. So,
naiisip ko po, babalik pa rin po ako sa pagbabar ko at para mapapatuloy ko po ang aking pag-suporta sa aking pamilya, lalo na po sa aking anak na may sakit na si Michelle, na mabigyan ko po sila ng magandang buhay. Magsisiman kayo ulit? Kailangan, ma'am, pero wala lang ibang kita na yung din sa binibigay sa akin sa pamilya. Alam ko, ma'am, hindi naman siguro si Lord magbabaya sa akin. Napakabuti niyo, ama. Nalungkot ako kung pwede ko lang sabihin sa kanyang huwag na siyang umalis eh. Walang ibang hanga dito mga OFW kung hindi matulungan yung kanilang pamilya at matulungan yung kanilang mga kababayan dito sa Pilipinas. We owe it to them na sana naman protektahan natin sila. Sana i-lessen natin kahit papano yung risk nila sa ibang bansa. Parang awa na sila. Tulong mo.